Bagay na mo, Christmas. Pero excited na ako sa tukas. Ako rin, kaso. Ano yun, Ash? Ayan, mawalan pa rin. Postcard me! Sige. Ganda ng house. Napadalong house. Patuloy sana ako sa'yo eh. Anong gagawin? Paano gawin to? Ah, time-lapse yan. Turuan mo ako, Christmas. Okay, Ash, tawagin natin itong how to apply time-lapse effects using Kinemaster. Punta tayo sa Kinemaster studio. Okay, let's go. Anong gagawin next, Christmas? Click mo gitna ang icon. Ito, lalabas. Piliin mo ang 69 screen size. Yan ang screen size already. Yan naman ang lalabas. Ano yan? Yan ang files ng photos at videos mo. Pili ka dyan. Okay, anong next? Yan, yan ang pinili mong video. Yan ang labas ng next page. Ang gara? Pati yan. Focus ka sa speed ng option. Pinalapit ko para kita mo. Yan yung speed. Click ang speed. Tapos lapit tayo sa page. Okay, sige. Yung one sa gitna ng normal speed. Ah, okay. Bakal siya pag 0.5. Pipili siya pag 1.5. Subukan natin. Sige! Yan ang normal speed! Bagala natin. Check mo ulit ito. Accept ito sa 0.5 speed. Kaya mas mabagal ito now. Tignan mo now. Oo nga, slow mo. Ang galing. Ang gara, paano mo ginawa? Naka-adjust ang speed na 1.5 ang video. Compare natin ito ang speed, Ash. Sige, tignan natin, Christmas. Speed mo rin ako ng speed ang bet mo. Paano gawin yan, Christmas? Ang dali lang pala. Balik tayo sa house. Kits mo na mag-timelapse sa video, Ash. Ang dali lang pala. Salamat. Okay lang. Patuloy din ako sa'yo next time. Sige pa. O, alis na. Gawin ko na ito sa video ko. Okay, hanggang sa susunod. Salamat ulit. Bye. Sana natuloy yung kisa tutorial, YouTubers. Hanggang sa susunod. Thank you for watching. Bye.